pamilya ko. Lalo na si Tina. Siya na naman yung dahilan kung bakit ako nag-abogado tapos ganito pa. Where are you going? Sa City Jail. Kailangan ko interview yung challenge niya. Can I come? Apat na taon na akong nandito! Uusad din po tayo. Ako pong bahala. Basta po, gagawan ko po ulit ng paraan. Makakausad din tayo, Tina. Makakalabas ka tayo sa labas. Kayo nga po yung dahilan kung bakit ako lumalaban araw-araw eh. Kayo po yung nagpapaniwala sa akin na karapat-dapat po ako dito sa posisyon ko. Kaya tinang papatunayan ko po sa inyo na tama yung tingin niyo sa akin. Thank you. Hi, everyone. Excuse me, Meredith. Kay Ripping, gusto niyang kausapin. Okay. Ako nang bahala dito, Anjo. Magandang araw po, Attorney Simmons. Magandang araw rin po. Ano po kayo? Lilet, nagpahinga na lang muna tayo. Alam ko pagod ka. Hindi po ako napapagod. Hindi po ako mapapagod. Pero ako parang pagod na akong umasa. Hindi mo kasi lalit na lang. Nahihiya na nga ako sa iyo eh. Kasi alam ko, dapat ako ang nag-aalaga sa iyo. Ako ang gumagawa niyan sa iyo. Kung nasa labas na nga po. Tinang, hindi naman po lubag sa loob ko yung mga ginagawa ko para sa inyo eh. Tama na, Lilet. Magpahinga ka na muna. Alam ko, siguro, dapat na rin ako magpahinga. Tagal na naman ito. Matagal-tagal na naman na paghihintay. Tina, huwag mo kayong mawala ng pag-asa. Di ba nga po, pag matyas, hindi umaatras, Tina. Namatay yung asawa at anak ko, na-depress ako. Lumala yung diabetes ko, pati yung high blood ko. Tapos yung mga hearing, nare-reset na nare-reset. Hindi ko na po naiintindihan. Ang gusto ko lang naman, pagbayaran ni Cecilia Matias ang pagpatay na sa anak ko. Cecilia Matias? Kilala niyo po siya?
baka naman nang kilala niyo yung anak-anakan niya. Yung abogado din niya, si Lilette Matias. Ito, ah. Well, I was supposed to surprise you. But was that, Lilette? Kaya ba ayaw mo kong kasamahin sila dito dahil ayaw mong makita ko na naman magkasama kayong dalawa?